Hello everyone, welcome to my channel. This is Bisdak nga trader na sa ano. Yeah, today is November 11, 2021, pero I think ma-upload na siya mag November 12 na no. So anyway, the market is down 0.60% sa November 11 nga trading day. So that's Thursday. Unya, mo akong gi-mention na if naka-follow mo sa ako ang gipang discuss last time sa previous na video sa ako ang review last time, no? Mo na itong gihimo ang support niya. Notice nga diha siya nag-spike, no? O tingin ko nga probably albasin ligo-ligo na niya support because mauni siya ang ato ang previous breakout niya. At the same time na sa ato ang EMA 9 dihan napita, so basin mo hold na niya. It is prone for ano kana ang bounce, no? Una na siya gamay nga bounce diri na ipitik gamay, pero I'm not sure kung ugma asa ka na pa doon, no? So if mo hold na tomorrow, then that's good. That's a good sign if mo hold na siya tomorrow. If na another candle diha nga dili lang probably mulusot or nya pagkahuman mo balik ra pud siya. So if ingon ana magani, then maybe that's only a shakeout para atong mga ano, atong mga usay laha pang term is weak hands, so sahay appeal ra batana. I think mostly pagani, no? Basta mo protect kasi mong capital, short or tight kayo yung cut loss, pwede ra magipo na. It's not even bad. Kaya importante mo sa tingin protect ni mo yung capital. Pero mo na usually if naay ka na ang major shakeout, so ilahan ng ipaubos og maayo din pagka man ibalik sa nilang saka within the day. So if that will happen, then that's good. Kay probably in the next week, kay Friday na ra ba atong next trading day, basin mo balik na santa diha sa 7,500 og test. Kani wala ba takabot sa 75, no? So I assume iyan ang suwayan diha o kana ang test. If ever man gani successful ni diri nga mo hold ng area, so as I said, probably this is a support, and then may bawa na to in the next trading day if mo hold siya diha. Yeah, if not, then our support guys na is medyo layo na. It's already at 7,200 and also ato ang kani ang sa trading sa trend channel. Pero probably kaning trend channel, I think kani ligon-ligo na gid ni siya. If dili gihapon, then 7,000 na kita po nito, no? Nya, medyo taas-taas na siya. So, manage your risk if ever lang gani, no? So, kanilang, hopefully, atong expect tomorrow na it's either sa kano, break or hold or break or bounce. Kanana, basta ang break ato ang tanawon. Kung ma-break ng EMA9, probably ako, sa ako ipang hold nga stock ang uban ato. So, probably ako na itong ipang buyan ng uban, or maybe kana ang kwan lang, kanang bawas lang medyo sa posisyon kay para dili kay taas ang risk nato. If ano, if mag successful nga mo hold diha, then much better, of course. Okay, so anyway, ato ang ano karon, ato ang discussion is about the Bollinger Bands, no? Naasad na sa ato adri Bollinger Bands, BB na itong gamito ang Bollinger Bands. Pwede na to nang i-consider as one of the indicators also. Wala ko kaandam sa definition. Ano guys, no? So, ito yung search Google. So, we have Bollinger Bands. Meaning, na-arab niyo pag-search guys para ganahan mo mag, ano, mag-tanaw sa definitions. And then, so we have investopedia.com again. So, Bollinger Band is a technical analysis tool defined by a set of trend lines plotted two standard deviations positively and negatively away from the simple moving average or SMA, or sa toa MA ang natong tawag ano, moving average lang itself, of a securities price, but which can be adjusted to user preferences. Okay? So, Bollinger Bands were developed and copyrighted by the famous technical trader si Bollinger. Actually guys, ako mismo di ko kasambot unsay iyang punto di ang debita. So ingon siya, technical analysis tool defined by set of trend lines plotted two standard deviations positively and negatively. Pero mo na ingon ko as long as you know how to use it, because we are not to ano man said, we are not to be explaining all those things. Ang ako akong i-close ning ang mga EMA. Pwede niyo gamitin na guide. So, si Bollinger Bands, ako i-change ang color para makita na to. Median, we can make it white probably. And then sa upper, if you want, pwede siya ng white. And also white here. Median, ito lang gamitin. Green. Pwede.
And then si background atong tangtangon, I don't like really background, so mawala ato ang drawing. So from here, kung makita ninyo ang trend yun, no? Look at this. Every time he touch niya ang bottom, it's either iyahang i-spike or iyahang i-fake out, mabalik sa bottom. So mausad ni kibali ang ato ang possible nga magamit. Notice nga every time i-touch po niya ang kanini ang imabaw, naagid po na siya'y pullback. Pero dili sa tanang panahon, guys, ha. I-look at this, ha, kung kanini imuhang basihan nga time. I-touch niya ang kanini ang upper portion sa imong Bollinger. Pero, ana, if i-follow ginato iyang technicals, mingon ta, ay, i-touch niya, so this is a sell signal. Kaya more likely, exaggeration na siya. Magsakuan pa, atop na siya, mauni ang floor sa balay. So pagpakong niya sa atop, normally gitno, syempre lisod na siya yung buslot. Pero naagi times, guys, ha, nga kana ang iyahagi nang i-sustain ang kanang even mulapas pa gani. Pero time will come nga kana ang mo correct gina siya. So mo na gingon to nga overheated na pud kayo, kana exaggerated na kayo nga pila ka days na kuno, for example 1 2 3 4 5 6 7 8. So 8 trading days nga nagstay siya sa roof, then asa gina siya padung. So mo na ko ingon, no? There's always time nga mo ano gina siya, mo kanang mo drop na siya. Pero di po naabot pasabot nga always ginang mo drop. Inaagi chances nga mo sustain. The good thing about it lang siguro, once it hits the kanang na ang roof and then mo continue siya hit, then that's a strong momentum. So kung sabayan na to na sa to ang RSI and to ang MACD, then much better. Kung mo cooperate gani at tanaw na to itong MACD nag-open, no, kaninga time, look at this, no? O, ananay, big candle there, eh. Then, ito ang RSI is above 50. Then, at the same time, itong MACD is nag-cross or the, ano, the green line is above the red line. Then, probably, mo na strong signal nga basin mo sustain na siya nga kana ang roof na level. Okay, sa Bollinger Bonds. Kanya, normally, bullish ta basta it's trading above the median. So, mo na yung median, guys, no? Kanini ang green line sa Bollinger na ito, we can consider nga bullish ang stock. Based on standards anyway, ha. Bullish ang stock if ever mangani, mo trade siya above. So pag mausad na ibantayanan, kay kung mo break gani ng green, mo na nagpadausdus gid pa dong ato ang stock. Especially if kana ang normally kung ang ato ang stock is walay momentum. So parehan niyo, kaninga time, walay momentum atong stock. Pag buak sa iyang median, then syempre mao na gina ang ato ang expected na mo deep gina siya padong diri. So if mo break diri ang ato ang median, more likely if you are using this indicator, the very good ano, ang very good nga buy is kaning ni ang sa ato ang kanang floor sa ato ang Bollinger Bonds. Pero kanang careful lang ka basta downtrend. Okay, if downtrend gani siya, basin i-sustain niya nga nasa sa floor all the time. Kung naa gani times nga mustay siya sa roof, naasan na yung times nga mustay siya sa floor. So pareho ani, nag-downtrend na nga ito ang stock. So nagsigi na gina siya o stay diha sa ito ang kanaang singata na sa floor. And then if layo kayo ang distance between the floor and the roof, so like this one, expect volatility. So meaning, naagid na yung expected gina nga kung na yung correction, laom-laom gina siya. So notice nga, pagsaka niya diha, the correction is quite ano no, laom ang ato ang correction ana ko imong tanawon if musok dun. So from here dropping padung dere, this 14%, no, sa PSEi na siya, sa PSEi 14% na siya nga correction. How much more kung ato na kasi imong mga specific nga mga stock price. So anyway, balik ta sa kaning PSEi, no, kung imuhang gamiton ni pwede ra may problema. If atong basahon, kana the trend line is almost there. I mean, the floor of the Bollinger Band is almost there na sa ato ang trend line. So, muna ingon ko, kani siguro muna pinakaligon ng support. Mabuslot manggaling ng 7,300. Pero of course, katong mga, we hope nga dili, no? Kaya aron nga, syempre, matuloy-tuloy ato ang saka. Bahala, nani correction, normal na gina sa market na correction. Dili, tanang panahon, saka ang market. If that happens, then, wala mag-earn. Okay? So, na yung mapildi na agin na mag-earn at the same time.
So I think kana lang noticeable sa karon guys nga naatay foreign selling 755 million. Ako I'm just hoping kanang na ang nag-sell nga 755 million dili na sila ang katungtuang namalit in the previous 2 days. In the previous trading days. Kaya di ba, remember, if you check the net foreign sa ato ang PSEi, there you know. Okay. Ito lang i-change itong color to yellow. Kaya for pila ka consecutive trading days, 1, 2, 3, 4, 5 na, nag-accumulate ato ang foreign investors. Karon lang sa ningawas, no? Niya, masunda na sa parihoan eh. Hopefully, dili lang. In the weekly sa dinoon for every week this week na gihapon tay net foreign 1.5 gihapon. It's just that katong karon nga day na ni gawas lang. Kung imuhang i monthly in 1 month sa November na gihapon biya na magihapon sila. So ako I'm just kanang speculating nga basin kanang ni gawas karon they are the people nga naka-accumulate by the previous months. Or probably, kanina naka-accumulate din da pita na maligya na karon kaya syempre taas-taas na biya po na, no? Kung diri sila nakapalit kaninga time in October 18, then that's only as a defense probably for them. Or hopefully, kanina ang mga muna-ingon ako, tomorrow, makaibawa na to. Kung naagiha po yung magawas nga foreign investors, then maybe that's not a good sign. Pero if naagan i-support by tomorrow, then we expect bounce na. Unless ang ato ang local mag-support sa atong market. Kaya dili man foreign ra itong saligan guys ha. This is only one of the indicators masin magsalig na punta perminti sa foreign investors na ito. Ato alang is it's better nga naa sila because they push the prices more than kana ang we do sa mga local investors. Kaya as I said, siguro mas dagko sila po na compared to us. So kanining work ato ang Bollinger Band notice nga wasa ning stay above yun sa roof for how many days. Pwede rin na pita guys nag-stay yun ta siya no. Kanilang is wala. So if ihaning kopyahon nga DNA, look at this, no? As I said last time, na i-break out sa 7,000 level, there are two red candles, meaning ning support ng kaning green na itong area, and then naa na siya run up. So if ihaning kopyahon nga DNA, then meaning, kana, money ang two candles na to karon. Ako, if mo kopya sa DNA, then probably na i-bounce tomorrow. And then kung naamang ganing bounce tomorrow, pwede hinay-hinay and then mo retest na santa sa 7. Kani atong tanawa ng 7.5 kung kaya ba niyang bukon. Kaya mo muna ang next resistance. After which, di ba, pag abot niya sa resistance ng 7,300, ning correct na sad siya padulong balik sa ato ang kanini ang sitwag ani 7,000 level sa previous resistance. Now, I expect probably, mainta, no? Kung sakto ako ang interpretation, then, mubalik na sad na siya diha before niya i-break ang 7,500. Pero, again, guys, ha, we are never correct until the market tells us. So, again, same way, kana ang trade at your own risk gihapon, manage your kana ang risk, and at the same time, protect your capital. Muna importante, we have to survive in the market. Kung di ito na mabuhat, then, syempre, wala kita, di taka gwanta, and we lose opportunities. So, sayang po, sayang. So, that's it guys for this video. Thank you if you have reached this far. And then, see you in the next videos. Goodbye, everyone.